ang kalaro nila'y ipasakit habang binabagtas ang daang mabuti. Hindi nila alintana ang anumang nakaambang panganib. Hanggang suungin ng putik, tawirin ang mga ilog at akyatin ang kabunduan. Marating lamang nila ang liblib na lugar upang magbigay ng karunungan. Sa isang liblib na sityo ng Talayog, bayan ng Magsaysay, Occidental Mindoro, ay may nakilala kaming guro. Ako si Algay Aloro, isang guro. At ako ay nagmula sa Tribong Buhid. Ngayon po ako ay nagtuturo sa Bagong Silang Elementary School, Talayog Extension. Ang Buhid ay isa sa 8 tribo ng katutubong Mangyan dito sa amin sa Mindoro. Nasa kabundukan man, ay apektado pa din ng pandemyang ating nararanasan. Humigit kumulang 3 milyong kabataang Pilipino ang hindi nakapag-aral dulot ng pandemya. Ang edukasyon ay mahalaga talaga sa amin, lalo na po ngayon sa ito sa aming mga katutubo. Ako po si Joel Pamilara. Ako po si Green Maria Roque. Ako si BBE Anthony. Ako po si Jisha. Ilan lamang sila sa humigit kumulang 24 na milyong kabataang Pilipino na nag-aaral sa gitna ng pandemya. Mga batang ratag noon na puno ng pangarap. Grade 10 ron ako dede. Ako po ay grade 2. Ako po ay mag-grade 10 na po. Anak ko po ito, umaaral po sa Bagong Silang grade 1 na po. Ako po grade 10 na po. Sir, kaya po ako dito talaga nagturo dahil ang nais ko po ay ako ay maging isang modelo o tularan nila na isang katutubo na kahit katutubo lang may mararating sa buhay. Pangarap ko po maging isang guro po. At kapag nakapagtapos po ako, tutulungan ko po ang mga katutubong katulad ko po. Nagsindalo po. Pag nakagraduate ako, gusto ko maging isang abogada. Dahil gusto kong makabulig sa akong mga malam para makaahon kami sa hirap. Kaya ganun na lang ang pagsusumikap ng mga batang katutubo na makapag-aral dahil sa kagustuhan nilang makaahon sa kahirapan. Kahit na po tayo ay may pinagdadaan ng pandemya. Gustuhin man ni Ma'am Algay na ibigay ang sapat na karunungan sa mga mag-aaral, ay limitado ang kanyang kayang gawin. E. E. I. I. O. 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 Ba. Ba. Bi. 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 Mi. Bo. 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 Sa nakalipas na 2 taon, simula ng pinagpaliban ng pamahalaan ang pagpasok sa eskwelahan, ang mga magulang ang katuwang upang hindi matigil ang pagkatuto ng mga bata. Ito lang ako, ma'am. Yung mga anak ko lang pinaaral. Siyempre po, ma'am, may pangarap din po ako. Hindi po ako nakapagtapos dahil sa mahirap ang buhay. Kaya gustong-gusto ko pong makapagtapos ang anak ko para maganda ang buhay niya, hindi yung magayang paghihirap namin. Ang pangarap ko po sa buhay, nung bata pa ako, hindi ko po maparana sa mga anak ko po. Kagaya ko, grade 4 lang po ako. Hindi ko po minsan ang iba maiintindihan. Yung asawa ko na lang po magsagot ng mudyon. Ngunit paano?
kung sila mismo ay kapos sa karunungan. Hindi nga po ako makaroon ng sagot ng medyo, hindi ako marunong. Si Papa, grade 1 lang ang natapos, tapos si Mama, war na pa, eskwela. Yung nahirapan pa ako, sir, yung social distancing po na ating tinatawag ngayon, eh, hindi ko po mas may babahagi sa kanila yung mga nais kong ituro sa kanila dahil nga sa pandemic na naranasan ngayon. Gusto namin bilang nanay face to face para po makasilimuha po siya ng maraming tao. Kaya po siya nahihiya kasi hindi po siya sanay sa nagsisilimuha sa ibang tao dahil itong pandemya na po to. Iba't iba ang epekto ng pandemya sa bawat isa. Ang mga kabataan ay isa sa mga labis na naapektuhan. Pandemya. Ay nung wara pa pandemya, wara kami may gagagutuman. Tapos gade, pandemya, gagagutuman kami. Kaya gusto ko gin maka. Tapos para lang makabulig siya kung malam. Kasi sir, ang ano ko po ay danas po namin na hirap ng buhay. Gusto rin po namin ay maayos din, tapos makatulong din sa kapwa namin katutubo na maano rin sila sa pag-aaral. Ay, mahirap po kasi yung pag-ano po nila nung module, wala, nahirapan po yung bata. Kasi po wala po napapaliwar, hindi katulad yung face-to-face. Nabubukod po talaga, mas maganda po yung face-to-face kaysa module lang po. Mahirap ang pag-module kasi ano, hindi mo maintindihan tanan ang nakasulat dito sa module. Wala may ka-explain na nung nag-lockdown po, nung dumating na yung ano na yan, COVID na yan, gusto ko na po kasi maghinto na lang sa pag-aaral. Kasi po, parang wala naman po akong natutunan halos sa ano, sa ano, module po. Pero dahil may pangarap ako, kaya ayun, kahit alam kong mahirap, itinuloy ko din po. Hindi po ako sumuko. Alam kong mararating ko rin po yung pangarap ko pag pinagpatuloy ko po. Sa school, gabuol module, tapos pabalik isang oras at kalahati ulit. Bali, tatlong oras bago kayo makauli alin sa school. Sa umaga po, bilang anak po, sa umaga, nagtutulong po ako sa mga magulang. At sa gabi naman po, bilang mag-aaral, nag-module po ako, nag-aaral po ako sa gabi para matupad ko rin po yung pangarap ko. Di alintana ang kahirapan ng mga katutubong ratagnon na may pangarap sa buhay. Buro nang inagamit namon sa pagsagot kang among module dahil wala kami kuryente. Wala kami may kwarta para pang pakabit. May cellphone ako na inagamit, inahuram ko sa room. Malam. Tapos kailangan ako mag-ayon sa mataas na lugar para lang maka-online. Pero hindi mayad maka-open kasi mahina ang signal. Dito po sa amin, madalang pa lang po yung mga katulad po namin, mga IP na professional po. May mga pinagano. Yung naging ano po sa ano, kaya ko po yung tinitiis lahat para din po yun sa sarili ko. Hindi lang po para sa akin, para din po yun sa magulang ko. Nag-aaral ako para makatulong ako sa aking mga magulang. Maaral po siya para madali po siya matututo.
Kahit po ako katutubo, kaya rin po namin maging number one basta magtiyaga lang po. Hindi hadlang ang ating pagiging katutubo sa edukasyon. Dahil ang edukasyon nga, sir, ay para sa lahat. Hindi. Walang balakit, sir, na katutubo ka lang. Dahil marami ang sasabing na walang mararating ang mga katutubo na katulad namin. Pero ngayon po, dalas ko rin po yung mga naranasan po ng mga katulad ko rin pong ano, mga katulad ko rin pong katutubo na kung anong katutubo man po yan, kung iraya po yan, kung anong tribo po sila. Lahat po tayo ay iisa lang at nangangarap na magkaroon ng matagumpay na kinabukasan balang araw. Ang pagkatuto ay responsibilidad ng bawat isa, hindi lamang ng mag-aaral, magulang at mga guro, kundi ng buong komunidad. Komunidad na kaagapay at gabay sa pag-abot ng pangarap ng mga batang nag-aasam na matuto. Ika nga ni Gato Serizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan, kung kaya't ang edukasyon ay ating pahalagahan, sapagkat ang edukasyon ang kayamanan na hindi mananakaw ninuman, katumbas ng kultura na sa bawat bata ay pamana.